Ang inyong tanong ay kung may karapatan kayo dahil ang inyong bahay ay nakatirik sa dating ilog o creek at may balitang gigibain ito dahil may gagawin daw na daanan. Magandang araw mga kakampi! Attorney Chel Diok na po. May tanong sa ating free legal help desk. Hi, good PM po. Ask ko lang po, ang bahay na tinitirahan namin ay dating ilog o creek at may balita na gigibain dahil may proposed na gagawing daanan. May karapatan po ba kami? Salamat sa tanong na yan. Mga kakampi, before we continue, I have to thank our subscribers on YouTube and our followers on Facebook. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe at nagla-like, please do so for more legal guidance. Ang inyong tanong ay kung may karapatan kayo dahil ang inyong bahay ay nakatirik sa dating ilog o creek at may balitang gigibain ito dahil may gagawin daw na daanan. Ayon sa Section 28 ng Urban Housing and Development Act, ang eviction o demolition ay pinapayagan lamang sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, kapag ang mga tao ay nakatira sa mga danger areas tulad ng estero, railroad tracks, garbage dumps, riverbanks, shorelines, waterways, at mga public places tulad ng mga parks, sidewalks, roads, and playgrounds. Pangalawa, pag magpapatupad ang ating pamahalaan ng mga infrastructure project na mayroong available funding. At pangatlo, kapag may court order para sa eviction o demolition. Sa pagpapatupad ng isang eviction o demolition order naman na makakaapekto sa mga underprivileged o mga homeless, ang mga sumusunod na patakaran ay mandatory. Number 1, notice o abiso sa apektadong partido. At dapat itong notice ay ibibigay 30 days before the date of the demolition or eviction. Number 2, sapat na consultations tungkol sa resettlement, kasama ang mga kinatawan ng mga pamilya na magiging subject of demolition or eviction at ang mga kinatawan ng mga komunidad sa lugar ng resettlement. Number 3, presence ng mga local government officials o kanilang mga kinatawan habang isinasagawa ang eviction o demolition. Number 4, proper identification ng lahat ng taong makikilahok sa demolition o eviction. Number 5, dapat ipatupad ang eviction o demolition order habang regular office hours ng Monday to Friday at habang maganda ang panahon, maliban na lamang kung ang mga apektadong pamilya ay pumayag sa ibang patakaran. Number 5, walang paggamit na heavy equipment sa demolition, maliban lamang sa mga permanenteng struktura na gawa sa concrete materials. Number 7, maayos dapat at naka-uniforme ang lahat ng galing ng Philippine National Police na nasa first line ng law enforcement at malinaw dapat nilang sundan ang proper disturbance control procedures. At number 8, sapat na relocation, temporary or permanent, sa mga sitwasyon ng eviction o demolition ayon sa court order na may apektadong mga homeless or underprivileged citizens, ang relocation ay responsibilidad ng local government unit at National Housing Authority sa tulong ng iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan sa loob ng 45 days mula sa service ng Notice of Final Judgment ng Korte, kung saan ang order ay maaari nang ipatupad paglipas ng panahong iyon. Kung ang relocation ay hindi posible sa loob ng nasabing panahon, ang LGU ay dapat magbigay sa mga apektadong pamilya ng financial assistance sa halagang katumbas ng minimum daily wage para sa 60 na araw. Ayon naman sa Section 29, pagdating sa relocation at resettlement, ang LGU at NHA ay dapat magbigay ng relocation site na may basic services at facilities at access sa sapat na trabaho para matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Mainam, tandaan na hindi kayo pwedeng paalisin sa inyong kinalalagyan kung hindi nasunod ang mga patakaran sa batas na nakasaad sa itaas at naikwento ko ngayon. Mga kakampi,
Kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa batas, bukas ang ating free legal help desk. Pumunta lang kayo sa facebook.com/cheldiocno at i-click ang send message. May kakampi kayo sa batas. Hello mga kakampi! Attorney Chel Diocno po. Like and subscribe for more legal guidance.